Good morning! Ang Mamira na po, magbibigay lang sa inyo ng konting reaksyon. Pain na makinig ka sa akin, ha? May sasabihin ako sa'yo. Magaling ka na, magaling ka na. Masin ako. Hindi mo na siguro kailangan ng, ano ko, servisyo ko. Believe din talaga ako rito kay Edu, kay Kalingap Edu. Talagang mapifeel mo yung sincerity niya, yung pagiging sincere ng kanyang puso, sa loobin ng kanyang puso, yung feeling ng kanyang puso, ay mapifeel mo rin talaga kung anong kanyang mga sinasabi. Dahil, nagsalita na nga si Kalingap Edu, at kinausap niya si Reyna na siyempre hindi mo naman talaga makakausap ng ano ng masinsinan si Reyna dahil sa kalagayan ni Reyna, di ba? Bagamat malaki na yung pagbabago ni Reyna, pero siyempre yung bilang isang nagsasabi ka ng totoo o tapat sa iyong puso, sinasabi mo sa isang kagaya ni Reyna ay hindi pa masyadong ma-absorb ni Reyna 'yan. Hindi ka na masyadong kagaya nung sa ano sa simula nung pag ano sa pagkakita namin sa iyo na halos hirap na ano. Hirap makausap at ibang-iba ka na talaga. Kaya mo na siguro kahit wala ako. Ang Rina, ito matagal ko itong pinag-isipan. Para ako'y lumayo. Asensya ka na. Umiyak ka, Rina. Ba't ka naiiyak? Ayaw mo ba akong lumayo? Ayaw. At nakita mo nga yung pagiging totoo ni Edu, ano, na hanggang siya ay napaiyak pa, napaluha sa kanyang pakikipag-usap kay Reyna. Bagamat medyo bata-bata pa talaga yung isip ni Reyna, ay nadala rin siya sa ano, sa sinabi ni Kalingap Edu dahil siya mismo, si Reyna mismo ay napaluha rin. Ibig sabihin na feel din niya kung ano yung nasa puso ni Kalingap Edu. Ang dami ngang napaiyak o napaluha nung napanood po yung video ni Kalingap Rab tungkol kay Edu at kay Reyna. Maging ako nga po ay hindi pa nag-umpisa yung video, ano? Umuupo pala si Reyna sa harapan ni Edu ay nag-start na akong ano, mapaluha dahil para may feeling ba ako na ano na si Kalingap Edu ay magpapaalam na kay Reyna. Sinabi ko nga sa iba kong mga videos, mga Kalingap, na huwag tayong padadala sa mga sitwasyon nga ng ating mga napapanood, di po ba? Huwag tayong maging ano yung magkaroon ng string attached o yung sobra-sobrang fanatic niya sa love team na yan. Hindi po tayo ganun. Kundi ako ay nadala lang doon sa pamamaalam ni Kalingap Edu kay Reyna bilang isang kuya o nakakatandang kapatid. Kasi sa totoong buhay, di po ba, ganyan naman din talaga. Pag meron tayong mga minamahal sa buhay, tapos nagpapaalam sa atin at may pupuntahan, hindi may iwasan po yan na malulungkot tayo o mapapaluha tayo. Ganon din kay ano kay Edu nung siya nagpaalam kay Reyna na huwag muna silang magsasama, hindi niya muna ito pupuntahan, ganon. Basta ang ibig sabihin ay wala muna silang video na dalawa na magkasama sila, ay nakakalungkot din. Yung pangangalaga niya kay Reyna bilang isang kapatid ay mapuputol na. Maalalahanin pa naman si Edu at mapagmahal si Edu, makalinga kumbaga. Nakikita naman natin sa mga nakarang videos eh kung paano niya itrato si Reyna, kung paano niya alagaan si Reyna. Sa lahat ng Kalingap boys, siya yung nag-aasikaso o umiintindi talaga kay Reyna. Kaya si Reyna ay napalapit din sa kanya. Wala naman sa kanila yun eh. Wala yung ano yung pag-ibig pa na bilang isang lalaki at babae. Wala sa kanila yun. Yung pag-aalaga na yun ay pag-aalaga o pag-aaruga ng isang magkapatid. Bilang isang Kalingap, nililingap niya talaga si Reyna. Pero marami kasing mga viewers din o marami rin kasi mga fan dito sa dalawa, kay Edu nga at saka kay Reyna, yun na itong Edrain, eh parang sila na yatang gustong masunod. Ewan ko lang kung anong kwento doon. Para bang gusto nila na silang dalawa na lang ang lagi magkasama, eh hindi naman pwede yun. Kasi si Edu may sariling ano yan eh, naglilingap din sa iba yan eh. Nag-i-scout mag-isa yan. Tumutulong din sa iba yan. Buksan po ninyo yung kanyang channel. Napakagaganda po yung kanyang mga videos.
nakakarating siya doon sa malalayong lugar, hindi siya dyan sa dait ha, o hindi siya dyan sa malapit dyan sa mga lighthouse, kundi talagang umakyat siya sa bundok, pumupunta siya sa malalayong lugar para mag-scout at nagbibigay ng tulong. Yun talagang gawain ni Edu, naglilingap siya sa iba. Yan gusto yata ng iba na mga nanonood ay puro na lang Reyna, Reyna ang kasama, dapat si Edu at Reyna lagi magkasama, ay hindi pwede yun mga kalingap. Marami pa yung mga tinutulungan dyan ni Kalingap Edo na nangangailangan din ng paglingap ni Edo, na hindi lang si Reyna o hindi lang siya nakatali kay Reyna. Dahil ito nga, si Edo nga ay parang nalalagay na dun sa naiipit na ba kumbaga, binabas na rin siya, ay nag-decide na siya. Hindi muna sila magsama sa isang video o palaging magkikita, ganon. Dumistan siya muna si Kalingap Edo kay Reyna. Kaya walang Edrain, walang forever. Nakakalungkot man, pero ganyan po talaga. Hindi natin ikulong yung ating sarili sa isang lugar lang, kundi dapat magpalawak pa. Ito nga, 'di ba? Nababalitaan natin na si Edo nga magpapa-assign sa no, sa Mindanao, sa Davao. O di mas lalong nakakalungkot 'yun, ang layo-layo na ni Kalingap Edo. Pero matagal pa naman 'yun, kaya sa ngayon sana suportahan natin si Kalingap Edo kung ano talaga yung sa loobin ng kanyang puso. Kung ano talaga yung naisin niya, na nais siyang tumulong talaga sa ibang mga nangangailangan din, na hindi lang puro kay Reyna. Kaya suportahan po natin siya. Huwag nating ibas o huwag nating bigyan ng kwento, kundi mahalin din natin si Edo bilang isang kalingap. Talagang totoong naglilingap yan. Nagawin din to. Ikaw, kung anong gusto mo? Ano bang gusto mong gawin dito? Kumain. Gusto mo kumain? Sige, i-order kita. Do, salamat ha. Galing mo ha! Galing mo na! Wala ka naman. Siyempre, bilang kuya mo, poprotektahan kita, alagaan kita. Siyempre, andito ako lagi. Hindi ka naman mawawala sa amin. Napamahalan ka na sa amin. Siyempre, lalo na sa akin. Dalawin po ninyo ang kanyang channel dahil marami po kayong mapapanood doon para malaman niyo kung ano ba talaga kanyang ginagawa, ano ba talaga yung kanyang mga na-achieves na o yung mga na-vlog na, napuntahan, at mga natulungan. Dalawin po ninyo, Kalingap Edu. Okay, hanggang dito na lamang ang aking reaksyon. Hanggang sa muli po. Bye-bye!